Hi everyone! Welcome to Erica Salyador Vlogs! At dahil malapit na ang Chinese New Year, samahan nyo kaming mag-food trip dito sa Binondo! Happy Chinese New Year, mga karampa! At dahil dyan, isishare ko sa inyo ang mga restaurant na nakainan namin sa Binondo ngayong 2023. Pero syempre, huwag nyo rin kakalimutang panoorin yung Binondo food trip ko noong 2021 dahil may iba kong food house na na-feature dyan na wala dito sa vlog na to. So tara, kain na tayo! So ayun, numorder kami ng Cake Yam ng Sincerity. Very famous to. This is one of their best sellers. We also ordered one whole chicken of Sincerity. Medyo matagalan yung waiting time pero sulit naman. Masarap siya. Especially crispy yung chicken, hindi siya yung parang lugto kahapon. So babalikan mo talaga. Actually this is the second time we tried it. So okay siya. And then yung Cake Yam parang, you don't wanna go back to the basic one. Yung cake yam na nabibili sa mga palengke. This is the best. Good job. Okay, so nandito kami ngayon sa New Poheng Lumpia House. Ang bestseller nila dito ay yung lumpia. Isang lumpia ay 95 pesos, pero wala silang dine-in ngayon. Kaya nag-take out na lang kami. Ayan, ayan, ito yung lumpia nila. Tara, i-try na natin ngayon. Ano sa sabi mo dun sa lumpia ng New Poheng? So, bumili kami ng isang serving ng lumpia sa New Poheng for 90 pesos? 95. I think for the price, it's worth it kasi the serving itself, malaki siya. So, kumbaga, pag yun lang yung kinain mo, busog ka na. For a merienda, yung the lumpia itself, parang marami siyang nuts. Matamis. Para siya may asukal in a way. Tapos yung sauce niya is matamis din. So I think hindi lahat magugustuhan siya kung hindi mahilig sa matamis. Pero overall, it's a good food for a merienda. Ayun. Dumplings. Sobrang haba ng pila, nagbibigay na sila ng number. Kaya magta-take out lang kami ulit, tapos doon na namin kakainin kung saan man kami magta-dine in. So ang in-order namin dito ay yung kuchay with pork, boiled lang, and 14 pieces ay 200 pesos. So tara, tikman na natin. Yung dumpling na ipinila namin. Ito masarap. Masarap siya pero hindi mo siya tipong babalik-balikan. Parang okay lang. Hindi, okay lang siya, tikman, pero hindi mo nga. Pork chop rice, homma saka yung silver roll bread. Ang pinaka nagustuhan ko dito yung silver roll bread at saka yung homma. Perfect pair siya para siya sobao. Asado. Yun, ganun yung lasa niya. So mas masarap yung crust pag medyo mainit-init, parang medyo crispy something siya, tapos ma-partneran mo dito, perfect. Dito, ano sa mga master chef, ay sinasarap na yung pagkain na dapat ordinary. Yung pork chop, anong pangalan na? Pork chop rice, so parang nag-pork sinog. Wala lang pitlog. Ito talaga, perfect. Okay.
Guys, maraming branch ang Lord's Toast, pero syempre hindi ito mawawala sa ating Binondo food trip dahil masarap talaga yung egg tart nila dito. Dito sa Masuki, umorder kami ng beef wonton special. Masarap yung beef and wonton nila dahil malasa at malambot. Yung soup naman, medyo bland kaya kailangan lagyan ng sauce para magkalasa. Dito naman sa Salazar Bakery, ang bestseller raw nila ay yung Lotus Cream Mooncake with 2 salted eggs. Kaya nag-takeout na lang kami nito for pasalubong. Sobrang haba ng pila sa Shanghai Fried Shopaw, kaya hindi na kami tumuloy. Check nyo na lang yung Binondo 2021 vlog ko ha, dahil nandun naman yon. Dito sa Oishi Kun Chinese Bites, umorder kami ng Bicho Bicho. Masarap na rin siya for its price at malambot kapag bagong luto. Dito naman sa Cafe Mezzanine, inabot kami ng mahigit isang oras sa pila para lang makapag-dine-in. Pero worth it naman dahil sobrang sarap ng Shaolong Bao nila. At syempre, ang pinaka-favorite ko talaga na babalik-balikan ko dito sa Cafe Mezzanine ay yung kanilang Lava Pao. Sobrang daming tao na nagpunta kami ng Binondo kaya hindi na namin kineri na pilahan lahat. Pero don't worry, check nyo na lang yung link sa description dahil magpo-post ako sa Facebook at WordPress ng aming Binondo Food Crawl Guide. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel, Erica Salyador Vlogs. At syempre, follow nyo na rin ako sa aking mga social media pages. So yun lang guys, hanggang sa susunod nating pag-rampa. Bye!